Hi mga kaproma, ngayon ituturo ko sa inyo ang mga dapat ninyo malaman kung kayo ay member ng 4PS o Pantawid Pamilya Pilipino Program. Ano ang mga kriteriya ng DSWD para masabing hindi na kwalipikado ang member ng 4PS? At paano ang gagawin ng DSWD para matanggalang at idagdag ang mga bagong membro na bibigyan ng cash assistance? Kasi ang gagawin nila ngayon ay i-filter out nila ang mga member ng DSWD. Okay, paano malalaman ng DSWD kung qualified ang bagong member o beneficiary na bibigyan ng cash assistance? Okay, at sa dulo ng video na ito, sasabihin ko na sa inyo kung ano naman ang inyong mga kailangan dalhin na requirements at i-produce at kung paano tayo mag-a-apply. Okay? At kung saan tayo pupunta, saan natin isasubmit ang mga requirements. Okay? So, panoorin po natin ang pahayag ni Asec Romel Lopez. Aalamin natin ang proseso ng pag-aalis o pagdadagdag ng pangalan sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4PS. Mula kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Asec, good to see you, sir. Magandang umaga sa inyo. Yes, Sir Ivan. Good morning. It's nice to see you also. At sa atin pong mga kapuso na nakatutok ngayon, magandang umaga po sa inyo. Asec, ano ba ang kriteriya ng DSWD para masabing hindi na kwalipikado ang beneficiaryo sa 4PS? Ang sinasabi dyan, hindi na sila maituturing na mahirap. Paano ho ba dine-define ang mahirap sa ilalim ng 4PS criteria? Yes, okay. Yan nga po yung isa sa unang-unang sabihin na natin ni criteria para po kayo ay maalis o mas ginagamit naming term pag kayo po ay non-poor, kayo po ay gagraduate na, e-exit na po kayo doon sa 4PS program. Yan nga po ay pag kayo ay non-poor na o yung inyong pamumuhay ay hindi na po below poverty line. So yung sinasabi natin, yung poverty line natin, dapat yung kinikita mo ay nasa 12,000 na pesos kada buwan pababa. Ano? So pag medyo nakakaangat-angat na, mas maganda na estado ng buhay, non-poor na, hindi na po kayo, pwede na po kayong umexit o gumraduate doon sa programa. Ikalawa po, pag nakapitong taon na po kayo sa programa ng 4PS, ano po, kayo po ay automatikong gagraduate na rin. Wala na po kayong anak na below 18 years old o pinag-aaral, kayo po ay i-exit na rin, pwede na kayong madilis o gumraduate. At sa kasama rin po rito, yung inyo pong mga violation o kayo po ay non-compliant. At pasok din naman po dito, yung pag kayo'y winnaved nyo na po, yung inyong karapatang maging 4PS beneficiary, umayaw na po kayo. Ano po? Para po sa ating mga kababayan na Sir Ivan, ano po? Hindi po minadali itong pag-aalis nitong 1.3 million nating mga kababayan na beneficiary ng 4PS. Para po sa non-compliant, aabutin po ng isang taon yung proseso para po kayo maalis dyan. May warning po. After 4 months, may written na warning na po kayo at notification to comply. After 6 months po, doon palang lalabas yung warning. And then after year, depende sa deliberation kung bakit hindi nyo matupad yung mga kondisyon ng 4PS. Ano po? Kung bakit kayo naging compliant, saka palang kayo tatanggalin. Para naman po doon sa mga gagraduate o mga non-poor na o umayaw na sa programa, ano, ay mga minimum ng 6 months po ang aabutin para po kayo ay maalis. Yan okay. Po ay dumaan sa proseso. Kayo po ay in-interview ng ating mga kababayan, ng ating mga DSWD social worker, enumerator, binalidate, kinross validate pa po. Ano? So yung pong 1.3 million nating mga kababayan na yan, sila po yung mga nagsagot ng questionnaire ng DSWD. Kaya po tayo nag-arrive sa conclusion na yan na sila po ay karapat-dapat ng umexit, so, matilist, yeah, o gumraduate. Sir Asek, ibig sabihin, dun sa prosesong sinasabi ninyo, natatagal ng 6 na buwan hanggang 1 taon, kasali yung mismong beneficiaryo. Ibig sabihin, may pagkakataon siya na i-contest o i-apila kung siya man ay sinasabing dapat tanggal na sa listahan. Yes, tama po. Ano? Kasi yung ating pong data ano, ay nakadepende po sa kanila. Sila po mismo yung tatanungin ng ating social worker kung nag-improve na po ba yung kanilang sitwasyon. Ano po? Bukod dyan, katayap natin yung LGU, yung barangay. Siyempre, nag-cross-check naman po tayo. Binabalitate po natin yung information na binibigay nila sa atin. Ang problema nga po, Sir Ivan, baka yung numero na yan ay madagdagan pa. Kasi minomonitor po tayo na 600,000 na non-compliant
Ito po yung pag pinupuntahan ng mga social worker natin, nagtatago, pinagsasaraduhan ng pinto po yung ating mga social worker. Ayaw silang ma-interview. Kaya po ang paalala ng ating puting Secretary Erwin Tulfo, makipag-cooperate po. Kasi hindi naman yung ibig sabihin na pag kayo pinuntahan, tanggal na kayo kagad sa listahan ng 4Ps. Maalala po natin na nakalagay po, stipulated po sa batas ng 4Ps. Dahil kailangan po kayong i-validate at i-check nung ating mga social worker from time to time. Ang maximum nga po niya na every 3 years, ano po, at every other month, kailangan din po i-check yung inyong compliance sa condition ng 4Ps. May ilang beneficiaryo, ASEC, nangangamba baka mapasama sila doon sa 1.3 million beneficiaries na maalis sa listahan. Eh, ngayon pa naman daw na napakahirap ng buhay. Anong masasabi ng DSWD dito? Yes, kaya nga po yung scrutiny ng ginagawa ng DSWD para po doon sa paghahanap ng mga kababayan natin na non-compliant o gagraduate na, ginagawa naman po natin ng maayos. Ano po? At sila nga po ay tinatanong ng maayos para nga po malaman natin kung sila nga po ba ay indeed ay karapat-dapat na mag-exit. Kasi may nag-iintay din po na mga kababayan natin nasa waiting list na gusto rin namang mapasama sa programa. Mm-hmm. So paalala natin sa ating mga kababayan, wala pong binamadali at SWD. Ito nga pong pagbabalidate sa kanila, nangyari pa noong nakaraang administrasyon. Ano po? Ito nga lang po, natapat na ngayon po mangyayari. Kasi meron po tayong National Household Targeting System for poverty reduction. Ito po yung listahanan. Ito po yung parang lalabas na master list ng DSWD para ma-identify yung kababayan nating mahihirap. Kaya po, bukod dun sa paghahanap ng mga di na kwalipikado, hinahanap din po natin yung pwede namang papapalit sa kanila sa programa dahil marami nga rin po ang nag-iintay. More on that point, kailan natin mailalabas yung pangalan ng mga naalis at gayon din yung mga nadagdag? Okay. Ang sinasabi ni Secretary Erwin Tulfo po, ano, maximum po nito ay September hanggang October. Ano po? Kasi nga po, gusto nating masiguro, ito po ay mandato rin ng ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na linisin ang listahan at ilagay yung mga kwalipikadong beneficiaryo po para sa 4Ps. So humihingi lang po ng konti panahon si Secretary Erwin Tulfo at ang mga kawani po ng DSWD para magawa po natin ng tama itong proseso nito, Secretary Pan. Mas magigpit na ba ang DSWD sa requirements sa mga mag-a-apply sa 4Ps? Kung oo, ano-ano yung mga dapat ihanda? Yung mga nais mapabilang na beneficiaryo dito sa programa? Okay. Yung paghihigpit po, hindi, mas mahigpit po tayong magsasala ng mga dokumentos, ng mga supposed household natin o mga candidate natin para maging beneficiaries ng 4Ps. Kaya lang nakatakda na po sa batas yung mga pamantayan para dyan. Una nga po, kayo po ay nakasama dun sa National Household Targeting System natin na Poorest of the Poor. Ikalawa, siyempre, sa validation nyo, mapapatunayan nga po na kayo'y mahirap. Ano po? At doon, bukod doon, ay kailangan sumunod kayo doon sa mga conditions na tinatakda ng CCT natin o conditional cash transfer natin para makatanggap kayo ng grant. Pero mananatili pa rin po na the same po yung requirements at the same po yung conditions na tinatakda ng batas. Yun nga lang po, talagang hindi natin may iwasan. Nasisiguro din po ng DSWD sa ilalim po na administrasyon ni Secretary Erwin Tulfo na yung mapapapunta po dyan para wala na pong hindi karapat-dapat ikayong kapitbahay ko na napunta dyan, sisiguraduhin namin na magagawa namin ng tama. Yun nga lang, may paghihigpit na po, Sir Ivan. Tama po. Sec. Romel, on another point, hingi kami ng update dun sa lalaking nagpapakilala raw taga DSWD at namemera. Nahuli na ba ito? Yes po. Yes, nahuli na po ito nung Martes. Ano po? Okay, pagkatapos natin marinig ang pahayag ni ASEC ng DSWD, nandito naman tayo sa mga requirements ng 4Ps. Okay, so may idea na kayo by this time kung ano yung mga dapat at hindi mga dapat gawin. So, ang mga requirements ay unang-una ay ang copies of birth certificate ng lahat ng member ng families. Okay, copy lang yan. Okay, and the second, copy din ng school ID ng mga bata or first grading period na naka-enroll yung bata. Okay? So, at barangay certificate, yes, kailangan din yan. Original yan kasi wala kayo sa barangay. Okay? And then, 2 copies na 1x1 picture with white background. Yung pang ID, para din sa ID, no? Para yan sa inyong DSWID, saka sa inyong
ATM. Okay, so copy of health record ng bata ng 0 to 5 years old from health center kung ng mga nagpapabakuna yung bata at yung mga health records niya. Okay, kung saan siya nagpapacheck up, kailangan dalhin nyo rin yan. And then, valid IDs of the family members attending the community assembly. Okay, so pagka mag-a-apply na kayo, kailangan nyo na ng mga valid IDs. Okay, now, who are qualified to apply sa 4Ps? Okay, so meron tayong tatlong kategory dyan. Children between 0 to 5 years old. Okay, yun yung mga regular na preventive health checkup sa ating mga local na daycare centers. Okay, yung mga may vaccines, yeah, kailangan yan. Pakita nyo lahat yan. And then 3 to 5 years old must attend the daycare or preschool classes at least 85% of the time. And then yung mga high school naman natin or yung mga nasa elementary, 6 to 14 years old, must be enrolled in the elementary or high school and attended at least 85% of the time. Okay, so dapat umapasok po ang bata. Okay, so magkano naman ang payout ng 4Ps? Ang 4Ps ay nakakatanggap ng 750 health grant per household. Okay, educational grant for the maximum of 3 children. So hanggang 3 po bata ang pwedeng makatanggap ng educational grant. Okay, 700 for senior high school, 500 sa junior high school, 300 sa elementary, at 600 naman ang rice subsidy. Okay, every 2 months po yan, makakatanggap po tayo ng ganyang halaga galing sa DSWD. Okay, and then, paano naman natin makukuha yung inyong grant or yung pera nyo? Okay, through cash card or e-money or e-wallet na ni-issue ng DSWD. Okay? And then, hindi po pwedeng mag-deposit o tumanggap na ibang pera dun sa cash card na binigay ng DSWD. Okay? So, by this time, siguro naman malinaw na sa inyo. At kung mayroon pa kayong mga tanong, punta lang kayo sa inyong local DSWD office assistance desk. Okay? So, tutulungan po nila kayo at sasabihin sa inyo kung kayo ay qualified o hindi. Okay? At kung kayo ay mayroon po mga tanong dito tungkol sa ating video, huwag po kayo mahiya, i-comment nyo lang po sa baba, sa ilalim, at sasagutin po natin yan. At huwag nyo rin pong kakalimutan sa panahon natin ngayon, mahigpit pa tayo, at lagi tayo mag-iingat. And always, God bless. I like it, I love it, I want some more of it. Dile, 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 yo, I love it, y'all. Mille, 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 rip it, Mike.